to my channel, Jake Uli Pakyuk. Ayan guys, meron naman po tayong bagong video gagawin, no? Bagong tutorial sa ating basic programming. Dito pa rin po tayo ngayon guys sa ano, sa Danfoss. Ito ang ating inverter, no? Gagawa po tayo ngayon guys ng video para sa isang motor, pero may 8 siyang speed, no? At 3 sensor. So guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, hindi pa nakapag-like sa aking channel, just press the subscribe button and notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga videos and vlogs, no? Kaya guys, iisa-isahin po natin ang ating program, no? From PLC, turuan ko po kayo dito mag-program sa ating laptop kung paano natin gagawin yung 8 speed, no? Kasi itong ating Danfoss, meron po siyang meron po siyang 1 byte at tinatawag. Ang 1 byte is equivalent to 8 bit. May 8 bits po siya. So bit 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. So 1 byte po 'yan. 8 bit is equivalent to 1 byte, no? So ayan guys, iisa-isahin ko po sa inyo kung paano ituturo 'yan. Yung mga byte na 'yan, bit, kung paano gumagana. May mga reference po kasi itong ano eh, inverter na Danfoss guys. Sa mga hindi pa po nakakaalam, marami pong trabaho itong Danfoss na to. Napakarami po niyang purpose. Pwede din po kayong mag-reverse forward sa kanya. Pwede niyong gamitin reverse forward yan. Pero next videos natin gagawin yan. Medyo tutor ko sa inyo kung paano natin siya mapapa-reverse and mapapa-forward, no? Meron po tayong mga parameter na babaguhin dyan. Iisa-isahin po natin yan. Simulate natin. At gagawa po tayo ng ladder diagram. So ngayon guys, ang ituturo ko muna sa inyo is one motor with 8 speed and 3 sensor. No? Iisa-isahin po natin yan guys. Kaya huwag po kayong bibitaw. Panoorin niyo po ang video ko hanggang matapos. Tara, samahan niyo po si Kulit guys. Laruin natin itong inverter at ating PLC. Tara na, mga kabaro dyan! So guys, andito na tayo ngayon sa ating schematic manager, no? Sa ating laptop. Turo ko sa inyo kung paano tayo mag-additional guys para sa ating 8 speed motor, no? One motor pero meron siyang 8 speed. Last time meron po tayong stop start, so pasok tayo sa ating schematic manager. Okay? Pasukin natin yung ating schematic manager. Yan. Load natin yung nakaranating program guys ha. Hanapin natin yung my tutorial. Ayan, my tutorial. Okay, yan. Then, open natin yung program. Doon tayo sa backup. Ayan, blocks. So, ngayon, papasukin natin yan, guys. Turo ko sa inyo. Pero ginawa ko na to guys. Ano ko lang sa inyo isa-isa para makita ninyo. Gagawa tayo ng panibagong network para sa ating 8 speed, no? Gawa tayo ng bagong network. So, dito tayo sa network. Reset. Dito tayo sa network 5. Additional tayo network. Yan. Add network tayo guys, ha? Follow nyo ako guys ha, para matuto kayo ha. At yan. So ngayon guys, meron tayong 3 sensor. Sa sensor na unang gagawin natin, lagyan natin ng address na input na normally open ay 0.5. Enter. Yan. So nakita nyo, may tagging na siya, no? Kasi ginawa ko na yan last time. So ituturo ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Okay? And then dito, lagyan natin ng output. Lagyan natin ng coil. Ayan. Lagyan natin ng Q4.1. Enter. So nakita nyo guys, meron na tayong motor low speed, no? Low speed. Sensor 1, low speed, motor low. Okay? Another network tayo guys, ha? Napakadali lang ng gagawin natin. Add another network. And then same. Gawa tayo ng another
Yeah, normally open and then I 0.6. Ayan, 0.6. Yan ay 0.6, no? Input 0.6, no? Medium speed, sensor 2. And then, lagyan natin siya ng output coil. Yan, Q4.2. So, meron tayong Q4.2. So, nakalagay, motor medium. And then, another... Yan, network, no? Lagay ito ulit tayo ng panibagong normally open input yan. Sa input ay 0.7. Ayan. So, may 0.7 na tayo. So, high speed motor sa sensor 1, sensor 3, no? Nalilito tuloy si kulit. And then, another coil. Q4.3. So, ayan, mayroon tayong tatlong sensor na mayroon tatlong motor speed, no? Yan is pinangalan ko lang sa kanya, guys. Pero, ang magbibigay talaga ng speed dyan is yung ating inverter. Pero ito, yan po kasi magiging output niya mapunta sa ating inverter na danpos. Okay, guys? Save. Save natin. Ayan. And then, download to PLC. Ayan. Yes. So, monitor natin, guys. Ayan. Ito nyo. Monitor agad. Monitor natin. Meron na agad siyang, nakita nyo, meron na siya agad power, no? Pero, hindi pa nag-activate. So, nakita nyo dito, guys. Meron na siyang green dito. Sabihin, may supply na siya. Once matrigger natin yung sensor, papalo yung coil natin, no? Magkakasupply yung coil natin. No? At yung una natin ginawa eh, stop start natin, guys. Yung unang tutorial ni Kulit. Oh, ito yung unang tutorial ni Kulit. So, gusto nyo start ko, ha? Ayan, oh, diba? Nagkaroon ng supply, no? Yung in-start ni Kulit, stop muna. Yan! So, meron na tayong tatlong output, guys, no? Meron tayong tatlong sensor. May tatlong output. Okay, guys? Watch again, ha? Babalik tayo dun sa ating danpos inverter. So guys, nandito po tayo ngayon sa ating danpos inverter, no? Tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng 8 speed. Okay guys, watch ha. Just press this main menu. Okay? Main muna tayo guys ha. And then pupunta po tayo sa reference ramps sa 3. Okay? And then 3-1. Okay guys, nung una yung ating stop start is 10% lang po yung pinrogram natin, no? Abali, pinako siya. 100 siya nung una. Ginawa ko lang 10% ngayon. So, ngayon, meron tayong unang speed, no? First speed natin. And then, ngayon, gagawa tayo ng second speed. Number 1. So, gagawin natin yan, 20%. Meron na tayong 10. So, meron na tayong dalawa ngayon, no? Ah, gawin natin 20 yan, 20. So, meron tayong dalawang speed. Zero, sa 0 is 10%. So 1 is 20. So meron tayong bit 1, bit 0, okay? And then gagawa pa tayo sa bit 2. Gawin natin 30%. Yan, 30%. So may tatlo na tayo. Hanggang 7 'yan, guys, ha. Hanggang 8, 8 bit 'yan. Tandaan niyo, guys, ha, meron tayong 1 byte is equivalent to 8 bit. So ayan sa bit 3, lagyan natin yan ng 40. 10, 20, 30, 40. Okay? And then, 4, lagyan natin ng 50. 5, 60. Gawin natin 60. Ayan. So, 6 is gawin natin yung 80. And then, sa last bit natin is gagawin natin yung 100. Ayan. So, meron na tayong 8 bit. Meron na tayong 8 speed, no? May 8 speed na tayo. From 0 to 7. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, no? So, meron tayong 8 speed. Okay, guys? Susubaybayan nyo. May 8 speed na tayo. Tandaan nyo, pinuntahan natin, ha?
Back natin. Back. 3-1. Galing sa 3. Reference ramps. Diyan tayo pupunta guys ha, from main menu. Okay, ulitin natin ha. Main menu. Okay. Main menu tayo. Reference. Okay. Reference. Yan, references tayo. Okay. And then, unang-una. References. Diyan tayo kukuha. Okay guys. Nasundan nyo, sana nasundan nyo ha. Back. Back tayo. And then, pumunta tayo guys dito sa ating digital in and in out. Okay? And then, enter. Pumunta tayo sa digital inputs. Ayan. Sa digital input guys, as you can see, meron dyang 18. May terminal 18 tayo ha. Baba ako na guys ha. Zoom natin. Ayan. Dito guys, is meron tayong terminal 18. 19, 27, 29, 32, 33, 30, 37. Ayan, may mga input tayo dyan. No? May mga input tayo dyan. So, nandito tayo ngayon sa terminal 18. Digital input. Ito yung start natin. So, ito yung positive ng output natin galing sa PLC. So, ngayon naglagay ako ng tatlong sensor. Sa tatlong sensor na yun, guys, nilagay ko dito sa 19, 27 at 29. So, titingnan natin kung ano yung nasa 19, no? Nakita nyo, guys, preset reference bit 0. So, nasa bit 0 siya. Okay? And then, yung 27 natin, reference, preset reference bit 1. Yan, may bit 1 tayo. May bit 0, may bit 1, and then number 29, reference bit 2. Bit 2. So, may tatlo tayong bit. 0, 1, 2. Sa tatlong bit na yan, 0, 1, 2, meron tayong 8 speed na magagawa dyan, guys, ha? Itinan nyo, ha? Yan, tatlo lang yan, papasukin nyo. Okay? Back tayo, back. Main menu. Yan. Back. Yan tayo sa ating screen, no? As you can see, nasa screen na tayo. Okay? Ayan, nasa screen tayo guys, no? So, meron tayo ngayong apat na output dito. From 18, 19, 27, 29. Output natin from ating PLC. Naglagay ako dito ng output. Dito. Q4.0 hanggang Q4.3. Yan, meron tayo dyan guys, no? May output tayo dyan. Output na apat. Okay? Yun yung ginawa natin sa PLC kanina sa ating laptop, no? Ngayon guys, naglagay ako ngayon ng tatlong sensor. Yan. Meron tayong sensor 1, sensor 2, sensor 3. So nilagyan ko na ng mga drawing yan, no? Yan. Yan yung mga speed natin. Ginawa ko na ng drawing yan. Yan. So may drawing na tayo dyan guys kung ano yung mga speed niya. So ang gagawin ko ngayon, papakita ko sa inyo, i-start ko ha. Press ko yung start. So meron siyang 9.9. Yan yung unang bit, yung unang bit, yung 0, reference 0. Yan yung reference 0 natin, guys. Okay? Mandar yung motor natin. So ngayon, halimbawa, nakita ng sensor, merong dumating na materials or product. Pumunta ito sa sensor 1 natin. Pak. Nakita niyo, guys, bumilis, no? Okay? Bumilis siya, tumaas siya. Yung bit 1 natin. So 19 na siya ngayon. And then pumunta siya sa pangalawang sensor, guys. Mga kabaro, pumunta siya rin sa pangalawang sensor. Ayan, mas bumilis pa siya, di ba? Ayan, mas bumilis pa siya. Oh, ngayon 39 na siya. Okay, guys, kita nyo? 39 na siya ngayon. Maandar na siya, 39. So ang magiging ano niya, ang magiging value niya, guys, is from dito, ayan oh. Motor, start. Kinuha niya tong bit 0. Kinuha niya pa tong bit 2. Ay bit 1, yung reference bit 1. So ngayon meron na siyang 40% value. Okay? May 40% value na siya. So ngayon, ano mangyayari kung motor lang, tsaka ito, kung ano speed niya. Titingnan natin. Okay guys, ha, tingnan nyo ha. Ayan. Bit 1 and motor lang. Okay? So meron siyang 30%. May 30% siyang value.
So meron na tayong ilang speed na yon. Kaka-apat na tayo. Apat na speed na, no? Tapos, pumunta ngayon yung product dito kay high speed. Ayan. Bumilis lalo. Ayan. Tayo, 79%. Diba? Pero hindi pa yan yung pinaka-pull niya. Hindi pa yung pinaka-pull speed niya, no? So, meron na tayong lima. May limang speed na tayo. Okay, guys? And then, lumabas na yung product. Nandito na lang kay high speed. Ayan. So, pang-anim na yan. So, meron siyang 50% na lang, guys. Motor. Motor na. Ayan. Tsaka itong sensor pangatlo, number 3. Sensor number 3. Okay, guys? E, paano kung tatlo na sila? Diba? Paano kung tatlong sensor na to? Yan o, diba? Nawala. Nag-low siya. Nag-low yung speed niya. So, paano kung itong tatlo, nagkaroon na ng product. Pinasukan na siya ng product. So, makikita natin kung ano yung magiging speed niya. Gumawa tayo, diba, ng 100%. Makikita ko sa inyo, guys, ha? Ah, pumunta siya rito sa 1, diba? Yan, medyo bumibilis yung motor natin, no? Yan, 2. Yan. Hanggang sa maging punta siya sa 3. Yan, naging 100% na siya, guys. Tingnan nyo, ha? 99.9. So, yan yung pinaka RPM natin is 3,500. Nakuha nyo na yung 100% na nilagay natin. Okay, guys, napakasimple, diba? Yan, no? Simple. Ang bilis ng ating motor. Yan. So ngayon, nagsama lang yung dalawa, yung bit 1 and bit 2, at saka yung motor, ang reference niya is 80%. Ayan. And then, ito lang, motor lang, at saka ito, motor and sensor 2, 29. Ba, napakasimple, guys, no? Napakabilis gumawa. Yan. Ang sensor na to, guys, itong una natin, sensor 1 is dito yan natin ilagay sa terminal 19. Yung output galing dito sa Q4.1 na ginawa natin dito sa ating diagram. Kasi guys, yung ginawa natin dito sa ating, kita nyo, guys, ha? Makita ko sa inyo. Low speed natin. So, ayan siya, guys. Sa low speed natin. Ito siya. Yan. So, lalagay ko ngayon yung ano kasi ito eh. Proximity eh. O, ayan. Ba, pumalo? Alisin ko yan. Ayan. So, napaka-simple, guys, no? Nagawa tayo ng ladder diagram. Yan yung minimum run niya. Yan, minimum. Pag in-start mo yung motor, is yan lang yung lalabas. And then, dumaan yung product. So, nag-aroon tayo 20%. Another, dumaan sa second sensor. Tumaas na siya. And then, pagdating sa pangatlong sensor, inaabot niya na yung 100%. No? So, nag-aroon tayo ngayon, guys, ng walong speed. May isang motor, pero may walong speed, di ba? Kakaiba. Parang bago sa pandinig, no? Ayan. Meron tayong low, medium, high. Kaya yung ginawa ko na sequence. No? Napakadali, guys, di ba? Yan, kita nyo, motor, sensor 1, sensor 2, sensor 3 is 100%. Depende sa poprogram mo kung ilang percent yung gusto mong paganahin. Ito yan, guys, gumagawa yung aking truck. Ah, maandar yung truck ko, no? Pwede natin i-stop yan dyan. Yan, i-stop yan. Kita nyo, nagkukulay-kulay na rin siya pag ini-start. Ginawa ko rin yan eh. Okay, start natin. Ayan, no? Start din siya. Kulay green din siya, no? Nawala yung red. Di emergency stop natin, guys. Ayan. Nagbiblink na. Okay. Nagbiblink din doon sa baba. Dual siya. Reset. Reset natin yung, ano, yung pagkakapress. Reset natin dito. Ayan, no? Pwede natin ulit. Start. Diba, guys? Napakabilis. Ayan. Saglit lang natin matutunan yan, guys, kung patuloy kayo matututok sa ginagawa ni Kulit. Ayan, maandar yung motor natin. Ayan, oh. Mabilis. Ayan. Mabilis. Ayan. And guys, napakabilis nating anuhan. Kuha na ng idea, di ba? Napakabilis kung susundan nyo po isa-isa yung aking tinuturo. Ayan, ito po yung pinaglagyan ko ng aking mga sensor. Ayan.
Yan ko po nilagay. So yung common lang natin, common tayo sa positive, common tayo sa negative. Yung output natin is yung doon tayo nag-iba-iba. Kasi iba yung output niyan eh. Iniba-iba natin yung mga output. Papunta rito sa input naman ng... Yung output nito, pinunta mo sa input. Ngayon, yung input naman ng... Yung input output ng sensor, pumunta sa input ng PLC. Ngayon, yung input naman ng PLC, magkakaroon siya ng input, ilalabas naman niya ngayon sa output. Yung output nito, ng ating PLC, is pupunta naman siya dito sa input ng ating inverter, no? Ang galing, no? From sensor, nag-input sa sensor, pumasok dito, nag-out ang sensor, pumasok naman sa input ng PLC, and then in-output niya, yung output ng PLC, pumunta naman sa pagiging input nitong ating inverter. So, napakadali lang, guys. Umikot-ikot lang siya. Diba? Napakadali. Simple. Sana, guys, may natutunan po kayo sa aking munting paliwanag, sa aking munting ginagawa na pagtuturo sa inyo, no? Ayan yung truck ko. Ma-under-under lang yung truck ko dyan, no? Yan. So, guys, tuturo ko sa inyo paano pa-underin yan. Paano tayo magkaroon ng mga kulay-kulay dyan. Ayan, pag in-stop natin, kulay. Yan. Start ulit. Stop. Pwede rin dito sa baba. Start. Ayan. Stop. Kita nyo, may pilot light. Meron pa tayong lamp test dito. Ayan. Lahat yan, guys, ginawa lang ni Kulit yan. Pinag-aralan ni Kulit yan para ituro rin sa inyo. Inisa-isa kong pag-aralan yan, guys. Okay, guys. Sana sa susunod, samahan nyo pa ulit si Kulit, ha? Isa-isahin nyo po yung mga tinuturo ko, guys, kung paano ko nag-input-output sa ating Siemens PLC. Okay, guys. Salamat sa inyong pagtutok kay Kulit. Sa susunod ulit na video ni Kulit, gagawa naman tayo ng reverse forward. Diba? Isang motor. Yan. Isang inverter. Reverse forward. No? Gagawa tayo yan, guys. Okay? See you, guys, sa susunod. Bye-bye! So, ayan, guys. Natapos na naman yung pagtuturo ni Kulit, no? 8 speed. 1 motor. 1 inverter. 3 sensor, no? Isa-isahin natin, guys, no? Napakadali lang kung susundan nyo yung ginagawa ni Kulit. Mula sa pag-program dito sa ating laptop. Ayan, program sa laptop. Ngayon, program natin dito sa ating inverter. At, siyempre, tinuro ko sa inyo kung ano yung output-input doon sa ating sensor. Diba? Inisa-isa ko sa inyo. Sana, guys, may napulot kayong konting kaalaman. Meron din yung matututunan yan, guys, sa eskwelahan. Never nyo matutunan sa eskwelahan yung mga ganyang bagay. Kasi hindi tuturo yan ang inyong profesor. Kasi, napaka ano yan eh. Mahal po ang bayan dyan. So, para guys, kung mag-aaral kayo sa Siemens, alam niyo pa kung magkano tuition fee yan? 5 days, 25,000. Mag-aaral kayo sa Siemens. Pero dito sa akin, guys, tuturo ko na sa inyo yung mga simple na nalaman ko. Tuturo ko sa inyo isa-isa. Sa susunod naman, guys, ang gagawin natin, reverse forward, isang inverter, isang motor. Yan gagawin natin, guys, susunod. Siya nga pala, guys. Salamat sa inyong pagsubaybay kay Kulit. Sa mga hindi pa nakakapag-like, nakakapag-subscribe sa aking channel, just press the subscribe button and notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos and vlogs at sa aking mga bagong tutorial. Siya nga pala, guys. Jay Kulit Pacutes. Huwag niyo kakalimutan, guys, ha? Mga kabaro, patuloy yung suportahan si Kulit. Tuturo ko po kayo, pati mga calibration. Tuturo ko sa inyo yan, guys. Kung paano mag-program sa mga module, 'di ba? Mga AC master, tuturo ko sa inyo yan, guys, isa-isa lang. Sa ngayon, focus muna tayo dito sa ating maliit na palaruan, 'no? Kaya, guys, huwag niyo kalimutan, Jay Kulit Pacutes, ha? Bye-bye. Salamat.